Isang mapagpalang araw na naman po muli sa inyo, dito na naman ang inyong kabataang magsasaka. And ngayong araw na to, after 3 months, ngayon lang ulit tayo nakapag-video. So gusto ko kayong i-update sa ating munting farm. Pero bago tayo mag-start, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit that notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. And please, kung meron kayong mga gustong malaman about sa pag-aalaga ng manok, i-comment nyo lang po yan. And samahan nyo akong matapos ang video na to hanggang dulo. Ito guys, yung mga manok natin. Ito yung mga native at saka... Ay, nakalabas na. Native tsaka decal naman mga manok natin. So, dito muna natin sila kinukulong. Sineparate muna natin sila sa mga malalaki para kahit pa paano ay hindi sila maagawan ng pagkain. Ayan. Yung mga decal natin. Ayan. Itong mga to, mga native. Yung mga sisiyo natin noong month of December and January, ito na po sila. So dahil nga po hindi tayo nakapag video noong mga buwan na yon, hindi ko sila naipakita, so hindi natin na-update. So ito na po sila, dalawang buwan na mahigit na sila ngayon, and 30 silang lahat, native tsaka decalb. So sa decalb meron tayong 10, sa native meron tayong 20. So ito po, yung ginagawa po nilang yan, isang technique po yan para alisin or maalis yung mga kuto nila. Ayan. Nagbukay sila, humihiga-higa sila dyan sa, yan, tulad po nyan, sa mga lupa. Para maalis yung mga kuto nila. So, isang technique po yan. Kaya importante po na merong gantong kulungan para nang sa ganun ay maalagaan din nila yung sarili nila. So, ito po yung mga native natin. Iba't ibang kulay ng native. And ito na rin po yung mga decalb natin. May brown. May white. So, ayan. May cream. Dahil po yung tatay nila ay andito lang ho sa kabila. Sa kabila naman po na ito, yung kulungan ng mga decalb natin. So, ito na po yung mga napapisa natin. Ayan. Yun po yung mga sisiyo natin sa buwan, noong buwan ng December and January. And ngayon naman po ipapakita ko ang mga bagong pisa nating sisiyo ngayong buwan ng February. Ito naman po yung mga sisiyo natin ngayong buwan ng February. So andito po sila. Ito po. Ayan, meron po tayong sa kulungan na to, meron po tayong 11 na bagong sisiyo ngayong February. Kasama na po dyan, may mga decalb na rin pong sisiyo dyan and native. So ayan po sila, hoping na mabuhay silang lahat. Ayan. And another, meron pa po tayong bagong pisa dito. Ito po. Meron naman po tayong ulit na 11 ulit na sisiyo. Nakapipisa lang po kahapon. Ayan. Hindi po muna natin sila winalay sa kanilang nanay para malimliman pa. Ayan. Ayan. Hoping din na mabuhay po silang lahat. Ayan. Mga cute at matatabang sisiyo natin ngayong February. Tayong total of 22 na sisiyo ngayong February and hoping na mabuhay natin silang lahat. So mapapansin nyo, hindi natin sila iniilawan dahil nga malayo yung kuryente dito. So andito po kasi tayo sa taas, so malayo yung kuryente, nasa baba pa po. So sa next video po natin, gusto kong i-share kung paano yung paraan para kahit pa paano ay mabuhay natin yung mga sisiyo kahit na hindi natin ito iniilawan. So, ayun po. Abangan nyo po sa next video natin na yun.
update ko naman kayo guys sa mga naglilimlim na mga alaga nating manok. So eto sila. Dito naman po may nangingitlog ulit. Meron 5 dito na itlog. Dito naman sa kabila merong 7. So, hindi pa po naglilimlim yung mga inahin niyan. And dito naman sa kabila meron ulit nag-start. Meron ulit isang itlog dito. Ayan. Punta naman tayo sa kabila. Babalik tayo dun sa mga unang pinakita natin kanina. Dahil sa taas noon ay doon naglilimlim yung mga dalawang inahin natin. Balik tayo dito. So ito guys. So ito yung isang inahin natin. First week of March mamimisa na to. And ito din. Baka magsabay sila. Ayan, pangatlong inahin na naglilimlim ngayong February. So by March mamimisa na yan dahil 18 to 20 days lang naman ang bago mapisa ang itlog ng native na manok. So mas madali siya kesa sa itlog ng pato. And meron ulit tayo dito sa may baki. Third week of March naman ito dahil kaumpisa lang niya na maglimlim. And dito guys, kulungan na to, merong nag-itlog. Dapat kulungan to ng mga maliliit na manok pero dahil nga may nag-itlog na. And merong 2, 4, 6, 8, 9 na itlog dito. And dadagdagan natin to mamaya ng dayami dahil nga konti pa yung dayami niya. Mas maganda kung mas maraming dayami para nung sa ganun ma-maintain nung maglilimlim yung init. Dahil nga kapag di natin nilagyan, open siya sa baba kahit limlimin niya sa taas. So yung sa baba hindi maiinitan. So dadagdagan natin yan mamaya. Pasensya na sa mga maingay nating manok. Hindi pa kasi tayo nagpakain. Pero ngayon, papakainin na natin sila. At ang ipapakain natin ay kangkong. So ito, tatagtarin natin siya, hihalo natin sa palay at kanin dahil nga naubusan tayo ng darak ngayon. Ito muna yung papakain natin sila sa kanila. So, next video guys, gagawin natin ng video pala kung ano ang benepisyong naibibigay ng kangkong sa mga alaga nating native na manok. So abangan nyo yan. Meron na tayong tinadtad kanina and dadagdagan pa natin siya. Ito, tatadtarin naman natin siya ngayon. Ayan, meron ng unang kumakain. Samahan nyo akong tadtarin itong kangkong na kinuha ko. Ito yung papakain natin. Ayan, so medyo mapino para sa ganun ay mas madali nilang makain. Ayan. Gutom na sila.
imimix na natin. So, yan. So, ito ngayon yung papakain natin sa mga alaga natin. Lagyan lang natin ng onting tubig para sa ganun ay magkahiwa-hiwalay itong mga kanin. And mix lang natin. So, ito yung alternatibong pagkain para sa mga alaga nating native na manok. Ayan. Na dahil naubusan tayo ng garak, ito muna ang ipapakain natin. Ito na, ready na yung pagkain nila. Pakainin na natin sila. So, ayan po yung mga manok natin. Ayan. Yung iba pong mga season natin nung month of December and January, andyan rin po. Yung apat na yan. Ayan. So, ayan po. Pati mga kalapati natin nakikikain na dyan. So, nung month of December and January, syempre Christmas and New Year, marami rin tayong nakatay ng mga native. O, yun naman po yung kagandahan kapag meron tayong mga alaga. So, napaka the best ng karne ng native. Ibang iba siya sa mga karne ng mga 45 days na manok. Yun. Mas masarap siya kaysa sa 45 days na manok. Ayun. Maganda, maganda. Sobrang ganda mag-alaga ng native. Hindi siya magastos. Kailangan lang ng extra effort talaga para alagaan sila. Hindi sila magastos gaya ng ibang mga manok na may lahi na kailangan ay ang kinakain nila ay feeds. So ang native na manok kahit ano lang, dahon-dahon, mga talbots, darak, mga natirang kanin, pwede na yun, mabubuhay na sila and mabilis lang silang maparami. Pakainin na rin natin itong mga manok natin na nakahiwalay. So ayan, kung mapapansin nyo, gutom na sila. Ayan. Agisan lang natin sila sa loob para hindi sila humarang dyan sa daan. So ito po. Ayan. So enjoy ang pagkain. Pakainin naman po natin itong mga alaga nating mga pato. Ayan po sila. And ito pong natira, papakain natin sa mga decalb natin.
So ito po yung mga nanay at tatay ng mga pinakita nating mga decalb kanina. So, pinaparami po natin sila. Yung mga itlog pala nito guys ay pinapalimliman ko sa mga native chicken kasi hindi sila marunong, itong mga to hindi marunong maglimlim ng itlog nila, so kailangan sinasabay ko na lang sila sa paglimlim ng mga itlog ng native chicken natin. And next, update ko na rin kayo sa mga alaga naming baboy dito. So, eto guys, etong kung napansin nyo tong mga drum dito, ayan. Yan yung pinag-iipunan natin ng tubig. Ayan, ginagamit natin yan para sa pampaligo ng mga alaga nating baboy. Ayan. Kung mapapansin nyo may hose dito, ito ay galing pa dun sa baba, sa bahay. So, etong kasing bomba namin dito ay hindi ganun madami yung nilalabas na tubig. So, ang kaya niya lang labas ay mga dalawang drum na ganyan. Then, kailangan na naman magantay ng hapon para marami na naman siyang may labas. So, kulang. Kaya, ang ginagawa namin, yung mire sa baba. So, itong hose na to, hanggang doon pa sa baba. So, yung bahay na yun, kung mapapansin yung bahay nun, sa baba pa nun, doon galing yung tubig na tinataas dito. So, gumagamit po tayo ng mire. So, dito po yung baboy ng tita ko. Ayan, meron siya. Pow! Ah, pakalinis nyo naman. Ayan, papaliguan po natin niya sila mamaya. Sobrang linis. Parang hindi kayo naliligo ah. So, ayan po sila. Ah, pasensya na po sa ating camera na ayaw mag-focus. Kailangan na ng bago. Ayan, ito naman po yung dalawang baboy rin ng tita namin. Ayan. And dito sa kabila, yung baboy ni mama, meron siyang tatlo. Ayan, napakalinis nyo rin ha. Parang hindi kayo naligo. Ayan, and syempre yung nag-iisang baboy namin ng pinsan ko. Ayan. So, hoping na makabili ulit kami this coming March. Kaya at madagdagan na siya. Ayan, ginagawan muna natin siya ng harang sa gitna. Para sa ganun ay hindi siya gaanong malikot at takbo ng takbo. Ayan. Ayan pa lang po muna ang video natin for today and hoping na nag-enjoy po kayo. And abangan nyo po ang susunod pa nating mga video at marami pa po tayong pag-uusapan. Ayan, bago po mag-end ang video natin ngayon, please huwag kakalimutang mag-subscribe, like, and share sa ating video at sa ating channel. And keep safe po lagi and God bless.